Yo, kumusta mga kahabi? Anong balita sa inyo, mga boss, mga best? Welcome back to my channel. At ito pa rin si T's Convince. At ngayong gabi, mag-examinate tayo ng Exuvia or ang pinagbihisan ng tarantula. Pero bago ang lahat, itong video nito ay part ng ExoPH Pahavs 2020. So watch kayo hanggang dulo para makita nyo ang secret word of the day. At please like and subscribe to my channel para tuloy-tuloy ang kasiyahan. So eto na guys, eto nga pala si Goldie, ang ating Nihol Tele and Say Gold. At kung makikita nyo, sarado ang mga butas ng kanyang enclosure or sarado yung mga webbings niya. Bakit? Kasi yung nakikita nyo na yan, yan ay actually kanyang molt or ang kanyang exuvia, yung pinagbihisan niya. Yan. Yan. So, guys, gusto nating i-gender siya ngayon. Papakita ko kayo kung paano ako mag-gender ng tarantula. Pero, guys, declared naman na or galing sa seller na si Goldie ay isang matured female Nihol Tele and Say Gold. So, gusto lang natin i-confirm ngayon since meron tayong Exuvia. Okay? Na sa atin ang option. Kaya samahan nyo ako ngayong gabi na i-gender natin to si Goldie. Alright? Bago natin gawin yan, shoutouts muna sa ExoPH tropa natin dyan. ExoManiac PH, ExoDen PH, ExoCreatures PH, ExoAqua Pro PH, Kakibs TV, Nocturnal Buddies, Boytings TV, Kid Galamay, Dolores Exotics. Ayan, so let's go guys. Maraming salamat sa suporta. Hashtag support local. At tuloy-tuloy kaming gagawa ng videos para sa inyo, para sa tarantula community ng Pilipinas. Alright, ready na ba kayo? Let's get it on. Kunin na natin itong Exuvia ni Goldie. Alright, asan yung tweezers ko? Game. Okay. Dahan-dahan lang guys kasi sarado pa to eh. Ayaw niya pang lumabas talaga. So kukunin lang natin. Mga 2 days pa lang siya siguro na nakapag-molt. Alright. Ito na. Okay, so itabi na natin to si Goldie para hindi na siya ma-stress, makapagpahinga na siya at fresh na fresh pa yan sa kanyang pagka-molt. Okay, babalikan ka namin later on, Goldie. Salamat. So mga kahabi, ito ang mga kailangan natin para sa pag-examinate ng Exuvia. Alright, unang-una kuha tayo ng lalagyan na may tubig na may kahalong sabon. Alright, iyan ay gagamitin natin para ibabad yung pinagbihisan ng ating tarantula. Yan, may sabon yan. Alright, so kuha din tayo ng takip na clear. Ito gagamitin ko ay takip ng Pringles to. Oo. So, dyan natin ilalapag mamaya yung Exuvia para ma-examinate natin ng mabuti at gagamit tayo ng ilaw. So, ito na guys. Ibababad natin yan dyan. Bigyan natin ng mga, let's say, 5 to 8 minutes. Gawin mo ng mga 10 minutes. So, dapat lubog na lubog siya at basang-basa. Para, yung sabon kasi base kay... natutunan ko lang to guys kay Schizopelma TV. So, ang sabon ay nakakatulong para hindi masira agad yung kanyang Exuvia. So, ganyan lang yan. Bababad mo lang. Tapos, make sure na basang-basa lahat ng parts. Okay, pero ang importanteng part kasi yung dun sa may abdomen. Okay, so iwanan na muna natin yan dyan at... bilang tayo ng mga, let's say 10 minutes na, bigyan natin ng 10 minutes. Alright, so balikan natin yan mamaya-maya. At don't forget to like and subscribe guys. Okay, going back. So meron nga pala akong nakitang headlight. Ito ay gagamitin natin mamaya para sa pagtingin ng kanyang pinagbihisan. So, swerte natin at nahanap ko to.
Nawawala to eh, nung isang araw eh. Ngayon ko lang nakita. Ayan. So, gagamitin natin yan mamaya. Okay. So, ready na siguro to. Kunin na natin to, guys. So, gamit kayo ng... Ako, dito gumagamit ako ng chopsticks. Kasi, ayaw nating mapunit yung kanyang exuvia. Medyo sensitive kasi yan eh. So, dapat dahan-dahan lang at huwag tayong gumamit ng mga sharp objects. Pero, yan. Lapat natin ang maayos yan, guys. Uy, medyo mahirap to ah. Wait ah. Kailangan natin bumuelo ng maayos. Okay. Please bear with me kasi unang beses ko to gagawin na naka-video. Oo, unang-unang try to na naka-video siya. So, ang Niholotele ensei guys ay isang dwarf species. So, maliit lang talaga siya. Ang max niya ay 3.5 inches. Hindi naman siya umabot ng 4, pero... So, ayan na nga, ang current size ngayon nito ni Goldie ay around 2.5 to 3. Hindi ko pa siya nasusukat talaga, pero almost max size na siya para sa kanyang species. So, ayan, dahan-dahan lang natin siyang, dahan-dahan natin siyang si-stretch out. Okay. Pagpasensyahan nyo na at ngayon ko lang ito gagawin in cam. Tapos itututok natin siya sa ilaw, guys. Ito kasi natutunan, nabasa ko to kay Rick West. Si Rick West ay isang famous na tarantula expert. Hobbyist, pero retired na siya ngayon. So ito isa to sa mga pinauso niyang technique sa pagha-hobby. So ayan, isi-spread out lang itong part na to. Ito yung lower abdomen niya, na yung mga puting spot na yan, yung mga white spots na yan, apat yan, apat. Yan ay tinatawag na book lungs. Yes. So yan yung dyan natin makikita yung kanilang gender. Okay? Ang hinahanap nga pala natin ay ang para sa female ay ang kanyang epigyny. Okay? Hindi nyo kasi makita masyado, patayin natin yung ilaw. So, eto guys, kung mapapansin nyo, okay, dito sa pagitan ng dalawang upper book lungs niya, naroon ang kanyang epigyny. Yan. Yung sa gitna na yan. Maliit kasi masyado dahil dwarf species to, pero etong part na to, yan. Ito, dito, yan, yan. Yan. Yan, dyan. Nandyan ang kanyang epigyny. So, kung ma-enhance lang natin sana tong video na to. Sorry at dwarf kasi talagang mahirap. Pero kita ko dito sa angle ko. Try natin na may ilaw ulit. Okay. Yan, yan, yan. Alright. So, ang secret word nga pala natin para sa gabing ito, guys, ay exuvia. Yep, exuvia. Alright, yan. Guys, masasalat nyo yan. Ma-feel nyo kapag ginawa nyo in person. Sorry, hindi ko talaga pa masyadong master ang pag-video nitong ano eh. Kaya pagpasensyahan nyo na. Pero kita dito sa view ko, okay na okay yan. Walang mintes na female itong si Goldie. Ayan, yan ang kanyang epigyny. Alright. So, bibigyan ko pa kayo ng isang example kasi meron pa akong isa pang specimen dito. Wait lang. Alright guys, nagbabalik. Tis convinced.
Pasensya na at kinuha ko muna ang Exuvia ni walang iba kundi si Sina. Yup, yung pinagbihisan niya nung nakaraan. Ayan na. Ilubog muna natin sa tubig yan. Kailangan basang-basa at malambot na ang lahat. Okay? At itong part na to talaga ang kailangan nating ibuka mamaya. Okay? Yung mga legs hindi masyadong importante yan. Pero ito, yan. Yan ang ibubuka natin mamaya ah, kasi medyo parang lukot yan eh. Dahil medyo matagal na to. Siguro ito ay around 3 weeks or more. More than 3 weeks, I think. Pero pwede pa rin yan. Basta tubig na may sabon ang gamitin natin. Pwedeng-pwede pa yan. Medyo matigas lang. Mas matagal lang natin siya ibababad. So, ayusin natin tong mga part na to para maganda ang pagkakalubog niya sa tubig. Okay. So, balikan natin to in tagalan natin mga 20 minutes siguro. Okay? Yan, itong part na to dapat ang malubog ng maayos. So dahan-dahan lang i-press nyo lang ng konti. Yan. Okay, basta nakalubog siya ng maayos sa tubig. Okay? So balikan ko kayo in 20 minutes. So, ayun na, natapos na rin ang 20 minuto, mga kahabi. So, try na natin to. Gamit tayo ng mas malaki-laking takip para dito kasi malaki tong pinagbihisa ni Sina. Okay, try natin. Game, malambot na to. So, lipat natin siya dito sa takip, guys. Yan, mas madali ito i-handle kasi mas malaki-laking species to eh. Okay, bukas lang natin to. Ayan, kitang-kita nyo naman agad yung mga buklangs. Alright, malambot na talaga siya. So dahan-dahan lang ulit at huwag kayong gagamit ng mga matutulis na bagay, guys. Dapat mga kahabi yung gagamitin nyo eh malambot. Katulad nitong chopsticks, hindi ito masyadong makakasira para sa kanyang Exuvia. So, again, style ni request, iyan. So, ayan naman, kitang-kita nyo na. So, ayan guys. Ito, yan. Itong paumbok na to. Yan. Yan ang tinatawag na epigyny. Yan. Yan ang hahanapin nyo kung gusto nyo na malaman kung female ba ang inyong tarantula. Okay? Ayan. Nasa gitna siya ng upper buklangs. Okay? Dahil yan yung upper, ito yung lower. At nasa gitna niyan ay ang epigyny. Yan. Para siyang paumbok, para siyang humps. Oo. Diyan, guys, pinapasok ng male ang kanyang spermaticae para makapag-reproduce sila ng mga hatchlings o mga spiderlings. Yan. Yan ang paumbok na hinahanap nyo. So, confirmed na female ito si Sina. Well, alam ko naman talaga kasi galing sa seller, female siya, pero kinonfirm na natin. So, ayun guys, maraming salamat sa panonood ng video na ito. At I hope marami kayong natutunan. Okay? Don't forget to like and subscribe to my channel. Yan. And click the bell notification icon para mapanood nyo ang aking mga susunod na video. So, tuloy-tuloy lang tayo guys sa pagbibigay ng mga informative and good quality videos para
enhance natin ang keeping sa ating bansa. So, guys, again, paalala ko lang sa inyo na wag na wag po na magre-reproduce ng tarantula species na hindi magkatulad. Okay? So, dun lang tayo sa magkaparehas na species. So, maraming salamat sa panonood. Alright, have a good day and God bless.